Sergeant Tibay. Yes po, Your Honor. Base dun sa CCTV footage, nakita ka na sumakay ka ng motorsiklo at may bit-bit kang bag. Tama ba yun? No, Your Honor. So hindi totoo yun? Hindi po totoo, Your Honor. Okay. If ipakita namin sa'yo, ipa-identify sa'yo kung sino yun, kaya mong ma-identify? Hindi po, Your Honor. So, in other words, okay, nandun ka ba sa WPD landing on October 8 around on or about 3 p.m.? Wala po, Your Honor. Nasaan ka? Late na po ako dumating dyan, Your Honor. So, pumunta ka? Apo, part po ako ng IFLD team na pinatawag po dyan para mag-observe lang po, Your Honor. That's yun lang po ang aming corpus, Your Honor. So, pero po ang pumasok po sa crime scene as hindi po namin gawain po yun kasi may operating team po. Ang aming designation lang po is mag-ano lang po ng surveillance and then mag-ipon ng information po. Doon regarding sa mga drug. Pero pagpunta mo doon, you are already aware na meron ng na-aresto. Aware po na meron ng arrest that time. Sino? Pero hindi ko po nakita yung mga suspect. Eh, sinong sa pagkakaalam mo? How did you get that information na meron ng naaresto? Nakita ko lang po sa labas ng WPD po na marami na pong mga operative saka mga police po na local. Ibig mong sabihin, pumunta ka lang doon, napadaan ka lang, nakita mo maraming operatives, bumabakat, nakiusyoso ka doon. That time po, sir, ang lang po namin is mag-observe lang po. Sa upon the orders of who? Bakit ka nagpunta doon? Sino nagpapunta sa iyo doon? Ano na po ng pidig po na pag may huli po, pupunta po kami sa Sino nga? May GC po kami, Your Honor. GC, group chat? Opo. Oh, okay, group chat. Oh, sige. Sino nagsabi sa iyo? Oy, Sergeant Tibay, pumunta ka dito, kailangan ng powers mo dito sa WPD Lending Company. Your Honor, hindi po. Hindi po ako piano. Ang team po ng IFLD po. Sa Apo. Team ng IFLD Apo. To which you belong. Apo. Apo. Okay. So, bali, tatlo kayong tiga IFLD. Si Catarata, Rebusura, at saka ikaw. Your Honor, group po kami, pero yung ibang kasama ko, hindi ko lang sure kung saan sila naka-standby. Nakita-kita na lang po kami gabi na sa labas din po ng WPD. Oh. Pero hindi kami pumasok sa loob po ng lending kasi may ano na po siya eh. Parang may cordon na po. So bawal po pumasok. Yung mga hindi naman po operating unit. So nasa labas lang kayo? Yes po. Yung sinasabi ni Sergeant Catarata, nasa labas kayo. Tama, Sergeant Catarata, di ba? Yes, Your Honor. So sa labas, nakikita niyo ano nangyayari. Ikaw ba may nakita kang napuslit na bag, kinarga sa sasakyan? Ayun, yung sasakyan na yun, yung puti. Wala sa po labas yun. Ka mo eh. Wala po, Your Honor. Ikaw that time, wala po, Your Honor. Ikaw, Sergeant Catarata. Medyo malayo po kasi kami dyan, sir, kaya hindi namin kita yung Nakikita nga niya na marami ng local police na nandun. Sabi niyo surveillance eh. Pwede ba yung surveillance na layo niyo hindi niyo nakikita? Paano kayo nakapag-surveillance nun? Di ba? Tell me, ano ba yung pag nag-surveillance ka, gano'ng ka dapat kalapit sa yung surveillance mo? That time, Your Honor, dumating po ako mga around 4 or 5 po. Pagdating doon, sino nakita mo? Mga operative po ng PEDIC pero hindi ko po sila kilala. Yes, Sir. Okay. Hindi mo sila kilala. Okay, Your Honor. Kasi mag-isa ka lang. Yes po, Your Honor. Nakamotor lang po ako, Your Honor. Nakamotor ka. Pagdating doon, sino nakita mo bukod sa mga taga PEDIC? Mga local police po, may nung mga magdidilim na po, may dumating na mga PDEA saka may dumating po ng mga custom police po. Si Catarata, nakita mo doon? Nakita po kami gabi na. Mga anong oras mo siya nakita doon? Sabi niya, alas 12, nandun na siya eh.
Sino pa nakita mo sa taga IFLD? Hindi mo kilala, hindi mo tandaan sinong kasama mo sa IFLD ang nandoon. Di ko na maalala yun. Kita. Si Katarata nakita mo? Oo, hindi. Nakita po pero gabi na po, Your Honor. Si Ribosora, nakita mo? Oo, hindi. Nakita rin po, Your Honor. Pero gabi na rin po. So, nakita mo sila doon? Yes po, Your Honor. Ikaw, Sergeant Katarata, nakita mo si Sergeant Tibay doon? Yes, Your Honor. Si Sergeant Ribosora, nakita mo? Yes, Your Honor. Ikaw naman, Ribosora, kanina sinabi mo, ano, tanong ko sa iyo, nakita mo si Katarata ron? Yes, Your Honor. Si Sergeant Tibay, nakita mo doon? Hindi ko napansin, Your Honor, pero nandun na, Your Honor, sa GC namin. What's your name? Si Sergeant De Leon, anong unit mo again? Sa IFLD rin po, Your Honor. Ang dami nyo. Your Honor, nung October 8, Your Honor, wala po ako sa operation ng... Wala ka doon sa WPD noong October 8? Asan ka? Nasa Tugaygar ako, kagayan po ako, Your Honor. Alam po ng mga nag-operate yun, Your Honor. So, in other words, hindi ka kasama dito sa usapang ito? Yes, Your Honor. Okay. Pero, may information ka na kung ano yung nangyari noong October 8? Wala po, Your Honor, kasi itong birthday po ng father ko, Your Honor, October 10 na po ako bumalik ng Maynila, Your Honor. O, pagbalik mo, anong nalaman mo? Pagbalik mo, galing Tugigaraw, anong marites mo? Anong nakuha mo? Anong nakita mo? Anong nabalitaan mo? Nabalitaan mo po, Your Honor, yung may nahuli nga po sila, Your Honor. Pero doon regard po doon sa mga yung accusation, hindi ko po alam mo ng mga panahon na yun, Your Honor. Okay. So, ulitin ko ulit yung tanong ko sa iyo, Sergeant Tibay. Yes po, Your Honor. Hindi ikaw yung sumakay ng motorsiklo na nakita sa video na may bit-bit na bag? Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw yon? Yes po, Your Honor. Pumunta ka doon, nakamotorsiklo ka? Ang motor po ko, Your Honor, pero ang motor ko po is ADB po, Your Honor. Hindi ka pumasok sa loob ng WPD? Hindi po, Your Honor. Si Katarata, did you go inside? Hindi, no? Ikaw din, Ribosura, hindi ka nagpunta sa loob, ano? Nakalapit po ako, Your Honor, hanggang dun sa may pinto, pero never po, Your Honor. Sa may pinto ka lang? Yes, Your Honor. Andun po yung elements ng SOU for, Your Honor, kay Kapitan Sosongko. Oh, okay. So, si Captain Sosongko, captain ka na pala eh. Oh. So, pagdating mo doon, sabi mo kanina kasi, if I remember it correctly, nakita mo na yung vault sa baba bukas. At yung sa taas ay sirado. Tama, no? Yes, Your Honor. Okay. So the whole time that you were there, no? The whole time, mga ilang oras ka kaya nandoon? Mula nung dumating ka hanggang sa umalis ka dun sa WPD. Sir, hindi naman kami umalis doon hanggang matapos na yung processing ng ano, sir. Kaya nga, anong oras ngayon? Yung ano. Simula nung dumating ka, anong oras? Mga 4 something na siya. Oh, sige. 4 o'clock dumating, ha? Anong oras ka umalis? Hanggang matapos na, sir. Anong oras ka natapos yun? Hanggang kinabukasan, sir, dinala pa namin sa ano, sa forensic group yung namarkahan na evidence. The whole time na nandoon ka, wala ka bang nakita na may nagkakarga ng bag sa likod ng sasakyan? Wala po, Your Honor. I just learned there was an incident na gano'n na ano, after matapos na lahat, Your Honor. Eh lahat kayo nandoon sa WPD. Lahat kayo mga opisyal nandoon, mga sarhento nandoon. Kitang-kita niyo, hindi naman siguro malaki yung area. Kitang-kita niyo kung anong what's going on inside and probably even outside.
And yet no one has seen na may nagkakarga ng bag dun sa likod ng puting kotse ni Enzo Catarata. Tama? O, hindi mo narinig. So, di ba? Wala nakita. Ikaw, wala ka rin nakita. Wala, Your Honor. Nandun ka ba nung nag-iimbentaryo? Yes, Your Honor. O, anong na-observe mo during the inventory? May nandun na rin yung mga witnesses na ano, Your Honor. Sino yung pinresentang na-aresto doon? Ney Atadero, Your Honor. Si Ney Atadero. Hindi pinresentang na-aresto si Sergeant Mayo? No, Your Honor. Bakit sa tingin mo? Ba't hindi siya na-presenta as the suspect or the arrested personality doon? Hindi ko po alam, Your Honor. So wala kang knowledge na na-aresto si Sergeant Mayo? For the record, Your Honor, Sergeant Mayo was arrested during the follow-up. Magkaiba kayo ng operation ni Kernel Olonan. Kasi ikaw, nag-operate ka dun sa 2:30 ng umaga, inaresto si Mayo. Pero October 8 at 1:38 PM, arestado na si Sergeant Mayo. And according to Colonel Olonan, ikaw ang nag-operate ng drug ng bybust sa kanya. Your Honor, for the records, Your Honor. The case is already in, Your Honor. Yun na yun. wala pa po, sir. Yeah. Dapat nung umpisa pa, nag-invoke ka na ng right mo kung talaga po ang harap. Nasagot-sagot ka pa rito. Sorry, Your Honor. Mr. Chair. Congressman Busita, I pray that you have the patience to ask questions to these people. Mr. Chair, balikan ko lang si General Domingo. General Domingo, anong oras ka dumating doon sa WPD Lending Office? 3:59 po, Your Honor. Okay. Prior noon, accordingly, tumawag siya si Colonel Gonzales kay Colonel Olonan. At kung pagbabasehan ko yung kanilang sinasabi, parang hindi yata sila nagkaintindihan, no? So si Colonel Gonzales po ba pumunta rin doon sa WPD, Mr. Chair? Nagkaharap ba kayo, General Domingo? Yes, Sir Honor. Actually, sinita ko siya. Anong... Bakit daw siya pumunta doon? Or what, anong dahilan? Yun nga po, nung tinanong ko siya bakit siya nandun, ang sagot po sa akin is, Sir, yung reward ibigay natin sa informant. Dahil informant ko itong ginamit sa operation na to. Okay, Mr. Chair, kaya ko na itanong to. Parang inoobserbang kasi yung flow ng ating investigation, parang yung 42 kilograms of illegal drugs, parang, correct me if I'm wrong, parang para doon sa reward? Hindi po. Actually, ang tinutukoy ni Lieutenant Colonel Gonzales, yung cash reward po. Kasi cash. Alam po nila na nagbibigay ako ng cash rewards doon sa accomplishments namin in the previous months, Your Honor. So, yun, Mr. Chair, ang dahilan kaya pumunta si Colonel Gonzales para sa reward. Yes, Your Honor, dahil informant po niya yung ginamit daw sa operasyon ng 990. Na-mention po ba niya kung sino yung kanyang informant? Ay, hindi ko na po tinanong, Your Honor. Okay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, Congressman Nakop. Colonel Olonan, what time were you there? I arrived in the area, Your Honor, at 3:45 PM. Ano na yung status na nangyayari doon? Pagdating ko doon, Your Honor, binrip ako ni Lieutenant Susongko din. Pumasok kami sa loob ng WPD Lending. Hinanap ko yung witnesses. Sabi ko, bakit wala pang mga witnesses?
Sabi ko sa kanya, patawag ka na and advise him to cordon the area. Yun po, Your Honor. Sinunod ba niya yun na i-cordon yung area? Yes, Your Honor. Intact pa yung shabu doon sa loob ng opisina. Pag-akyat ko po, Your Honor, sa... Sagutin mo yung tanong ko dahil... I cannot categorically say intact kasi sa taas, Your Honor, may mga sako na doon na walang laman, Your Honor. Sa taas ng WPD landing at sa baba, yung sinasabi niyang bolt, i-correct ko lang, hindi po bolt, yun yung sa baba, yung parang locker, Your Honor, puno ng shabu. Bukas na rin, so nag-observe ako, I conducted ocular inspection din, lumabas na po ako. Yun nga po, nagbigay ko ng instruction, pabilisan niya yung insulating witnesses. Sa loob ng landing office? Yes, lahat yan? Yes, Your Honor. Lahat yan na sa loob ng landing office? Yes, Your Honor. Si Captain Sosongko, natapos yung operation mo na mahuli yung nasa landing office. Anong oras? Your Honor. Yes, Your Honor. Kasi halata kang nagsisinungaling eh, umpisa pa. Kasi kung sasabihin mo yung oras, sabihin ni Colonel Olonan yung oras, doon ko malalaman kung kailan, anong oras nangyari yung pilferage. Baka nga yung pilferage, eh, sanction mo eh. Pinayagan mo. Di ba? No, Your Honor. No. Sige. Ngayon sumagot ka, hindi mo in-invoke ngayon yung kwa mo. Right mo. So, ganun na nangyari. Kasi importante yung oras na pagdating ng mga official at na-account yung illegal drugs. Eh, ikaw ang kauna-unahan dun eh. So, ikaw ang responsable. Yeah. Eh, kung ako ang investigador, ibabato ko sa lahat sa iyo yung violation mo administratively and criminally. Yun ang one. So, the senior officers of the PNP, ganyan na ngayon ang mga kwan. Tena, malungkot na si Bong eh. Ah. Kanina, lakas-lakas ng loob mong sumagot. Pero ngayon, ayaw mo na. Yung splice ng CCTV na sinasabi mo, Gerald Domingo, na unan yung nakita, hindi ba clearly ma-identify kung sino yung mga taong yun? Your Honor, sa negative po, yung splice video kasi yung pinakaunang nakuha natin na video is just yung gamit lang yata ang cellphone, pinicturan yung CCTV. Kaya medyo blurred po. At yung mga operatiba po natin ay naka-sombrero, naka-mask. So, kaya po inutusan ko si Colonel Portiera na i-confirm, i-validate kung sino po yung mga involved na tao, Your Honors. So, hindi original na CCTV footage yung nakita mo? Initially, Your Honor, splice video lang po. Pero eventually, nakakuha po tayo ng 7 days duration ng CCTV footages. Yun na po ang sinabit natin sa SITG 990. And nabilang nyo ba doon kung ilang beses pabalik-balik yung pagkukuha at pagluload ng kwan? Ng shabu? Binilang mo ba? Si Chief IAPLD po, Colonel Portiera, nagbilang sa... Yeah. How many times ba yung pagbabalik ng mga naghahakot, Colonel Portiera? Sir, sa recollection ko, sir, dun sa report namin, mga 19 times yata, sir. Yes, sir. And you think yung naipuslit lang na yun, eh, 30 or 42 kilos? Sa 19 times? Ang sa report namin, sir, ang estimate namin,
It's around 380. Something like that, sir. So 380 minus 42, yung pa ang hindi natin naka-account nung SITG. Tama? Wala kayong tumahimik eh. Mr. Chair, ito na ba ang huli natin na pag-hearing? No, Mr. Chair. No, Your Honor. We still have perhaps more hearings that we should conduct in order to come up with a committee report in this issue, Your Honor. Mahaba pa naman yung pasensya ko, Mr. Chair. So baka sa susunod, baka mag-declare na rin ako na makontempt na itong nagsisinungaling ng mga ito. Baka kung makatikim sila na nakakulong, baka magsabi na po sila ng totoo. Dahil pag kinontempt natin sila, hanggat hindi sila nagsasabi ng totoo, hindi po sila marirelease. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, Congressman Busita. Nagkaroon lang, sir, ako ng idea doon sa pagtatanong ni Congressman Acop. General Acop. General Domingo, nag-furnish ka ng CCTV footage sa SITG, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. SITG, General Cruz. Yung nabanggit ng Honorable Chairman ng Committee na may nakita sa CCTV footage na motorsiklo na mayroong bit-bit na bag. Anong oras po yon? Your Honor, let me check with the record. Marami po kasi itong printed photos from the CCTV kaya gusto ko lamang pong makasigurado. Ha? Saan ba? Ito po ay bandang alas 2:13 hanggang alas 2:14 ng hapon. Okay, past 2 p.m., Mr. Chair. Captain Sonsonko? Yes, sir. Anong oras ka dumating doon sa WPD Lending Office? Sir, yung bypass namin around 4. Whatever, kung anong oras ka dumating doon? 4:45, Your Honor. 4:45? Ibig sabihin, nauna sa iyo si Colonel Olonan? No, Your Honor. Oh, Colonel Olonan, anong oras, Mr. Chair, anong oras dumating si Colonel Olonan sa WPD Lending Office? Colonel Olonan? I arrived at the WPD Lending at around 3:45, Your Honor. 3:45. Nung dumating ka, Colonel Olonan, Mr. Chair, nandun na ba si Captain Sonsonko? Yes, Your Honor. So, Captain Sonsonko, tinanong kita, anong oras ka dumating doon sa WPD Lending Office? According to you, past 4 in the afternoon. So, sinong nauna sa inyo ni Colonel Olonan? Your Honor, may I request for executive session, Your Honor? Mr. Chair. Kasi po, itinatanong ko ito, Mr. Chair, to establish kung there is possibility na may alam si Colonel Olonan doon sa sinasabing puslit na droga. Dahil according to SITG head, General Cruz, it's past 2 p.m. nung may nakita na nakamotorsiklo na may bit-bit na bag. And according to you, Captain Sonsonko, you arrived in a WPD Lending Office 4:45.
And si Colonel Olonan, past 3 in the afternoon. Pero nauna ka sa kanya, may problema doon, Mr. Chair. So ang gusto lang nating ma-establish dito, kung nagkaroon nga ng puslit droga dito, sino yung mas responsible doon sa incident na yun? Kung totoo nga. And General Domingo, anong oras po kayo dumating doon? Pakiulit niya. 3:59 in the afternoon, Your Honor. So nauna si Colonel Olonan bago ikaw. A few minutes, mga... Yes. A few minutes. 3:45 ako, Your Honor. Ah, okay. Tama, nauna siya. Mr. Chair, may... yung puntanong ko kay Captain Sun Song ko, nagre-request po siya ng executive session kung sino talaga nauna sa kanila. Gusto lang po nating ma-establish based doon sa time na may rider na may bit-bit na bag para mas maging malinaw po kung sino dapat dito ang possibly sige. May kinalaman, Mr. Chair. Okay. Thank well, you. Your Honor, we are about to wrap up. As I said earlier, na bago tayo mag-adjourn, mag-executive session tayo para mapakinggan din natin yung request no nung ilang resource persons for an executive session. But it seems no dun sa iyong pagtatanong parang ang operatiba sa ground ay si Captain Susongko. Yes, Mr. Diba? Chair. Pero dumating sa WPD lending office si Susongko ng 4:39 PM, sabi niya. Di ba? Tama yun, di ba? 4:45 ang pagkakabanggit mo kanina. So, ngayon lang ako nakakita, Your Honors, na nauna pa yung director ng PDEG, nauna pa yung SOU for a boss, kesa doon kay operatiba sa ground. Yun na yes. yun ang isa doon sa sabi nga natin kanina that there are glaring inconsistencies. Yes, Mr. Chair, pero nung mag-follow up question po ako, nag-request na siya ng executive session. Ayan. Kaya pakikinggan din natin sila. So, if there are no other questions from our members, then Mr. Chair. Yes, Congressman ako. The former head of PDEG, Gerald Domingo, also requested his statement a while ago that he's requesting for an executive session. May I know from them who would be the persons that they would want present there? At? Maybe the members of the committee, Your Honors. Yeah. Yeah. Talagang dapat nandun kami. Automatic yun. Yeah. Hmm. So, and maybe some staff or I will respect your wisdom, Mr. Chair, okay. Your Honors. Thank you, General. So, if I may suggest, Your Honors, that in the executive session, siguro hindi natin pagsasabay-sabayin. No? Unahin muna natin, siguro, executive session kay General Domingo. At after we are done with General Domingo, pakinggan naman natin itong request ni Susongko. O baka meron pang gustong dito? Maybe, Mr. Chair, yung mga sarhento, yung mga sergeant. Unless they request this committee for an executive session, the committee does not find any reason not to grant the executive session. So, sa mga sarhento, kernel, na gusto mag-executive session, ang amin lamang request sa inyo, you have to make sure that you will not waste our time. Na hindi tayo magbobulahan, you have to give us substantial information na pwedeng magamit natin sa ating committee hearing. Ngayon, kung magbobulahan lang tayo, you will give us a good reason to cite you for contempt and detain you in this August halls of Congress. So, since there are no other questions from the members, we will now ask for there is a motion to
convert this committee hearing into a executive session. Duly seconded, hearing no objection. And the executive session is now approved. So, okay, we will only limit yung mga nasa office. Lahat po ng hindi PNP. Pideya is here, no? Pideya, can we ask DG Lasso to stay? Ang unang executive session natin ay si General Domingo. So, Mr. Chair, may I move that the regular hearing be suspended, after which we conduct the executive session, so that all those concerned not connected with the executive session can leave the hall. Okay. Thank you, Mr. Chair. Okay, there is a motion to suspend our regular committee hearing. And Julie, hearing no objection. Mr. Chairman, can I say something? DG Lasso is raising his hand. Before we finally rule and dispense with the motion, we recognize DG Lasso. Yes, Mr. Chairman, thank you. This is in relation to the instructions or to the order of Congressman Ako for PIDEA to submit all the operations conducted by Colonel Ibanez. All the accomplishments, sir, Your Honor. But unfortunately, we do not have this report, sir, because Colonel Ibanez is a PNP member. So, wala po sa amin. Okay. Mr. Chair? Yes, as the proponent of the request. Just give us the number of coordinations that they have given you, your office, so that we will find out if we can jive with the report of PIDEG. Yes, Your Honor. If I may add to that, Your Honor, we already, General Azurin, before he retired, requested for a copy of the pre-operations report for the years 2021 and 2022. We submitted it to his office last April 4, 2023, 12:57 hours. It was received by NUP Mark Lester and Victoria. This is made up of about 4,000 pre-operations reports here. But we will try to segregate all the pre-operations report made by Colonel Ibanez, Your Honor. Thank you, PIDEG. You're reminded of the requirement. Yes, Your Honor, will comply. And may I know when can you submit that? We'll do our very best, sir, as soon as possible. Kung hindi kaya tomorrow, sir, the day after tomorrow. Thank you. Okay. Thank you, Congressman Akop. There's a motion earlier that we suspend the regular committee hearing and move forward to a executive session. The motion was moved by Congressman Akop, duly seconded by Congresswoman Franz Castro. And hearing no objection, the committee hearing of the Committee on Dangerous Drugs is suspended. Those that are, may we ask the PNP lang, so PIDEA and NAPOLCOM and NBI are excused. So may we ask only the Philippine National Police members. General, can you please stay? General Domingo, sinong gusto mong audience dito sa iyong executive session? I think only the members of the Committee on Dangerous Drugs, Your Honor. Okay. So, page